Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa Ebanghelyo ay pinahayag na anghel kay Jose ang pagpili sa kanya ng Diyos para maging tigal ng Ama ni Jose, ni Jesus. At ang pag-alaga ng banal na mag-anak, hindi nagatumili si Jose at agad niya inaruga si Maria at ang sanggol. Lahat tayo pinili ng Diyos upang maging sa kaluparan ng kanyang kagustuhan sa nalalapit na Pasko ng pagsilang. Alalahanin natin ang pagtupad ng kagustuhan ng Diyos, ang pinakadakilang regalo maaari natin may handog sa Kanya. Sa mga pagkataong tila umiiwalay tayo sa Kanyang kagustuhan, dumalangin tayo sa Kanya upang tayo'y manatiling tapat sa pagtugon sa Kanyang panyayan. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihan ng Diyos at sa inyo mga kapatid, naluwa ako ng kasalanan sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkulang. Kaya sinasabi ko sa pangalan ni Maria, sa lahat sa inyo ang mga kapatid na may panalangin sa Panginoon ating Diyos. Tawarin tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Thank you.
kaming ng hihira sa mga lumang kasalim dahil sa pagkakasalang sa aming matipid, ay palayain mo kapundaran sa bagong pagsilang na dulot umiwala na aming hinihintay sa pagasya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ka. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari ng buong parunungang maghahari. Pahihiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala. At ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Sinasabi, ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating na ang panahon na ang mga tao ay di manunupa ng ganito. Nariyat buhay ang Panginoong magpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon, nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain, sa hilaga at sa lahat ng lupain pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
magbibigay utos sa amin. Halina't kami sa gipin. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo, si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakdaw ng pakasal, ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natatagpuan. Nagdadalang tao, ito ay sa pamagitan ng Espiritu Santo. Isang tao matuwid itong si Jose na kanyang maging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ibinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak kay David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria. Sabagat siya ay naglihim sa pamagitan ng Espiritu Santo. Manganak siya ng isang lalaki na ito ang pangangalanan mo, Jesus. Sabagat siya ang magliligtas sa bayan. Kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at may mga anak ng isang lalaki na tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasala niya si Maria, ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa may panganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan niya Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo.
Sumainyo ang Panginoon. Ito sa patuloy po nating paninilay sa ikatlong araw na ito na pagdudubena natin sa pagdating ng kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo sa karangalan ng mahal na Birhen Maria ay ang imahin na lumalabas ngayon sa ating paninilay ay ang imahin ni San Jose. Asawa ni Maria at itinuturing na ama ng ating Panginoong Jesucristo. So bahagi yun ng imahe na makita po natin kay Jose Ellen na sa pamagitan niya maliwanag na siya ay ang tagamamak na pagliligtas ng Diyos. Naging bahagi siya ng kaganapan ng pagliligtas ng Diyos. So, hindi lamang si Jesus ang kaganapan ng pagliligtas ng Diyos. Hindi lang tinunawaan si Maria. Ngunit ganyan din naman o si Jose. Kapagkat sa kanyang role na ginagampanan, maliwanag na tinugunan niya yung pagtawag sa kanya ng Anghel Gabriel, bagamat ito lamang ay sa pamagitan ng panaginip, no? Ay ano yun? Na inako niya ang tungkulin na maging ama na Jesus at ang tagapangalaga ng banal na pamilya. Siguro sasabihin eh, paano kung hindi tinanggap ni Jose ang amo na ito? Ang hindi mo natin alam, no? Sapagkat alam naman natin yung lipunan na ginalawa ni Jesus, 2,000 taon lang na kalilipas, ay may ibang pamantayan na binibigyan ng higit sa lahat ng pagpapahalaga ang pamilya. May maaari hindi na isa kadumparan ng Diyos kung wala yung partisipasyon na ipinamanhin ni San Jose. Kaya din po, kaakipan nito, pinapakilala rin sa atin alin. Hindi lamang o si Jose, ngunit ang bawat isa sa atin ni alin ay isang kaganapan ng pangako ng Diyos. Isang kaganapan ng pangako ng Diyos. Huwag ko natin kalimutan yun. Tayo rin ay naging kaganapan ng pangako ng Diyos. At pwede namin sabihin na katulad ni San Jose, ako ay kaganapan ng pangako ng Diyos. Pakiulit nga po. Huwag natin kalimutan sabagat sa paglago ng paghahari ng Diyos, kung tawagin natin ay tayo ay kabahagi, part and parcel of the kingdom of God. Kasi yung kaharian ng Diyos, hindi lamang ang Diyos. Ninais niya tayo makasama sa kaharian na ito. Kaya ninais niya rin ang bawat isa ay maging bahagi ng kaganapan ng paghahari ng Diyos. Ganon kabait ang Diyos. At ito yung nakita po natin na kung saan ay sa katauhan ni San Jose na maliwanag na tinugunan niya yung paanyaya ng Diyos sa pamagitan ng Anghel Gabriel. Pangalawa, ang kaakibat din po ng unang puntos ng ating Panginoon
sa aklat ni Propeta Jeremias. Ano ito? Isang lalabas ang isang matuwid na sama mula sa libi ni Haring David. At ito ay maliwanag na ipinakita ni San Jose. Isang matuwid na sama mula sa libi ni David. Kaya po sa Ibanghelyo, kung niyo makapansin, tinawag din si Jose na alin, anak ni David. Nakala natin si Jesus lamang ang tinawag na anak ni David. May dalawang kahulugan po kasi yung salitang anak ni David. Una, siya ay may tuturing na mula mismo sa libi ni Haring David. Kamag-anak siya ni Haring David. Direct descendants ni Haring David. Katubo ni David. At maliwanag po na si San Jose, pwede naman o si Maria, ay anak ni David. Pangalawa, ay tumutukoy po yung salitang anak ni David saan? Sa Mesiyas. Bahagi yun. Pero maliwanag na sa pamagitan ni San Jose, yung trabaho na ginampanan sa atin ng ating Panginoon si Kristo upang makamit ang kaligtasang dulot niya ay nagkaroon ng kaganapan, gawa na ulit, gawa rin ang pagtubot ni San Jose. At paano mo baga yung magiging masasabi natin matuwid na sa man? No? Paano baga magiging matuwid na sa man? Huwag natin kalimutan na ang kapangalan ay hindi isang one big time event. No? Hindi po ito pang special occasion. Ang kapangalan po ay makita natin na alin ang kailangan na tinatawag natin constancy. Kinakailangan palagi mo itong ginagawa. Well, katulad ng halimbawa na makita po natin yung pagiging isang mabuti ama ni San Jose kay Jesus at bilang isang mabuting tagapangalaga ng banal na pag-anak ay isang gawain na kung saan nalit. Sabi nga natin ay 24/7. Hindi ang kabanalan ay paminsan-minsan lamang. Hindi. No? Constant. Constant. Palaging ito yung ginagawa natin. Alam yun, naalala ko tuloy kapag sinabi natin constancy. No? Kaya po, may mga fast food tayo na ibig sabihin na rin, patulad na limbawa na taste, yung lasa, yung isang fast food, halimbawa dito sa San Pedro, at fast food sa Muntinlupa, o ang fast food sa ibang bansa, na ganyan din ang pangalan, isang lasa, isang lasa. So, constant ang taste. So, hindi ko pwede na kapag ang isang fast food ay iba yung lasa sa San Pedro, isang lasa doon sa Muntinlupa, hindi makikligyan. So, ganun din mo yung kabanalan. Yung kabanalan natin na hindi pasumpong-sumpong lamang. Ang kabanalan natin ay kinakailangan mayroong constancy. Kinakailangan natin na mabigyan na hindi na pagtuwan. Ah, saan tayo? Ano ba yung panawagan pinangayag sa atin ang buong pagkawal. Ano ba ba yung pagiging kaganapan ng pangako ng Diyos na sa tingin natin ay ginagawa
slogan ng Kongo ng Pinoy. Kahit maliit, basta't malimit, patungo rin langit. So, ganun no. Malimit na ginagawa. Kumakita po namin na limbawa kapag pinag-usapan natin na si San Martin de Porres, ano yung kanyang makita? Makita natin yung kanyang kapangalan niya din. Palagi nag-aalaga sa mga misang. Yun ang kanyang constant. So tayo, ano yung constant natin? Ano yung pagkakataon na masabi natin na dito ako tinawag ng Diyos bilang kaganapan ng kanyang pangako. At ginagawa ko ang mga bagay na ito na palagi upang matugunan ang pagiging kaganapan ng pagiging pangako ng Diyos sa kanyang sambayanan. At ito yung idalangin natin sa harapan ng buong mekapan. Pinagkatiwala ng Diyos ang kanyang anak na si Maria sa pagtatangkilik ni Jose. Sa dulot ng kanyang mga panalangin, itulong natin sa Diyos ang mga pangailangan ng kanyang bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong mga anak. Panginoon, dinggin mo ang iyong mga anak. Nawa ang Santo Papa Francisco, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso tulad ni San Jose ay maging salamin ng pag-ibig ng Diyos sa mga taong kinakalinga niya. Nila, manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong mga anak. Nawa ang Pangulo at lahat ng mga lingkod bayan ay maging tapat at walang sawang maglingkod sa Diyos at sa bayan. Panginoon, tingin mo ang iyong mga anak. Nawa ang kampanan ng mga ama ng tahanan at tungkulin nilang taguyod ang pamilya sa pangangailangang matinyan at espiritual. Maging tapat nawa silang pagbiyak sa kanilang asawa at maging mabuting halimbawa sa kanilang mga anak. Manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong mga anak. Nawa sa pamilya at sa sarili ay manalig sa Diyos. Patulad ni San Jose na naging matatag sa harap ng pagsubok, manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong mga anak. Mapuspos nawa ng pag-asa ang mga nangungunila sa kanilang mga magulang dahil sa sakuna, karahasan o karamdaman. Lingapin nawa sila ng kanilang komunidad upang sila'y magsimula muli ng panibagong buhay, manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong mga anak. Punuin mo kami ng iyong Espiritu, Panginoon. Turuan mo kami
Sundin ang loob mo upang kami ay magkaisa bilang isa. Mag-anak sa ilalim ng iyong magpag-alina. Ikaw na nabubuhay at nag-ahari ngayon at magpakailanman. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkakain natin ng pagkakain ng Diyos sa mga mga pagkakain. Tanggapin nawa ng Panginoon ito pagkain sa iyong mga kamay. Sa kabuhayan niya at karangalan sa ating mga kinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika ang pagdiriho namin nitong pagkakain sa iyo ay magpagindaman nawa kami pangibabawan ng ngalan mo upang kami maging marapat makasalo sa buhay na walang mali ng anak mo naging abang tao upang kami pagalingin sa pagkasya ng mamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawa ng hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin rin kaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ng ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyari at tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamagitan ng Jesucristo na ating Panginoon, ang pagsubo mo sa kanya ay pinayo ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinabigan ng mahal na bereng kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya ay inilahag ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon, pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang kami nananabik. Ang nalang lubos na makahangat, makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel at isiawit na papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.